At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Banal at Diablo, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Kumusta na kayo, mga apo? Ito na naman ang Lola Sela ninyo. Ang ikukwento ko po sa inyo ngayon ay tungkol sa dalawang klase ng kapangyarihan, ang itim at ang puti. Matagal nang hindi ginamit ang mga ito. Subalit, dapat sa kamay ng isang binata ang itim at ginamit sa kasabaan. Ang isa naman ay nakuha ng isang dalaga para gamitin na hadlangan ang kasamaan. Mga apo, dyan lang kayo at sisimulan ko na ang aking kwento sa linggong ito. Mara anak, maghahating gabi na, hindi ka pa natutulog. Di ba, maaga ka pang papasok sa trabaho bukas? Opo, inay. Matulog na po kayo. Ayaw pa kasi akong dalawin ng antok eh. Ah, sige. Huwag kang magtatagal dito ha, para hindi ka mapuyat. Baka antukin ka sa trabaho, nakakaya naman sa boss mo. Huwag kayong mag-alala, inay. Mabait po yung boss namin. Ay, nako. Hindi porke mabait, iaabusuhin mo naman. Ay, huwag anak. Ah, sige, matulog ka na. Ah, inay, sige po. Iwanan niyo na ako dito. Kapag dinalaw na ako ng antok, matutulog na rin ako. Sige na, inay, tulog na kayo. Dahil masama sa inyo ang magpuyat dahil matanda na kayo. Ah, sige. Ikaw ang bahala. Ayun na si inay. Gagawin ko. Ayaw akong dalawin ng antok eh. Pero kinakabahan ako. Makamagalit sa akin si Susie kapag ipinagtapat ko sa kanya itong nararamdaman ko sa kanya. Maiintindihan kaya niya ako kung sasabihin kong umiibig ako sa kanya? Baka pagtawanan lang niya ako eh. Baka sabihin niyang nagbabaliw ako. Bahala na. Basta kakausapin ko siya bukas. Sana hindi magalit sa akin at hindi ako iwanan dahil baka ikamatay ko. Ano po yun, sir? Anong hinahanap nyo? Sabihin lang po ninyo at tutulungan kita. Ha? Miss, hindi ako customer dito. Ha? Hindi ka customer? Eh, ano ka rito? Ikaw talaga si CEO. Magkasama tayo sa trabaho eh. Hindi mo ako kilala. Ano ka ba naman? Ako si Dennis. Kasabay po mga akong nag-apply dito eh. Pero customer service representative din ako dito. Ha? Ah, oo. Natatandaan kita. Tignan mo. Ikaw na ba yan, Dennis? Naku, dati kasi ang itim-itim mo eh. Pero ngayon, parang manager ka na. Ang puti na ng kutis mo. Eh, parang hindi ako puputi. Matagal lang hindi ako nabilad sa araw eh. Oh, bakit ka lumapit sa akin? May kailangan ka ba sa akin? Kasi gusto ko sanang ngayon mamaya na kumain sa labas. Ano? Oh, sige. Ikaw ang bahala. Basta ikaw ang sagot, ha? Visit ang Dennis na to. Pagkakataon ko na sanang kausapin si Susie. Sumingit pa siya. Umaris ka na, Dennis. Umaris ka na dyan. Ano? Susie, mamaya, antayin kita sa labas. Oo, Dennis. Sige.
Pumunta ka na doon sa pwesto mo. Baka matambakan ka na ng trabaho. Magagali si boss. Sige ka. Sige. Bye, Susie. Bye. Hayop ka, Dennis. Inunahan mo pa ako talaga, ha? Hindi ako makakapayag na mahuhulog ang loob ni Sue sa'yo. Gagawa ko ng paraan para hindi makakasama si Susie sa'yo. Si Dennis. Panay ang sulyap niya kay Susie. Masasaktan ako sa nakikita ko ito. Hayop ka talaga, Dennis. Bakit si Susie pa ang napili mo? Akin yun eh. Akin lang yan. Ara! Si Boss Roberto. Papalapit sa akin. Napansin niya na nakatunga nga lang ako dito. Ara, may problema ka ba? Ha? Nako! Wala, boss. Wala. Akala ko may problema ka. Kanina ko pa kasi napapansin na parang hindi ka mapakali. Kung may problema ka, lumapit ka lang sa akin. O sige, maiwan na kita dito. Hayo na si boss. Teka, alam ko na. May naisip akong paraan para hindi makasama si Susie kay Dennis. Wala pa yung susi na yun. Eh, usapan namin na dito kami magkikita sa labas ng office eh. Bakit wala pa siyang ganyan? Oh, pare Dennis. Nandito ka pala. Hindi ka pa ba uuwi? Ah, ikaw pala, pareng James. Ah, kun kasi. May kausap ako eh, pero wala pa siya. Alam ko na kung sino ang hinihintay mo. Dahil nakita kitang kausap mo kanina. Si Susie, ano? Oo, pare. Nahulaan mo kagad. Pero nagtataka ko eh kung bakit wala pa siyang ganyan. Naku, pare. Wala ka nang hinihintay. Nakaalis na sila. Magkasama sila ni Mara. Kanina pa. At parang nagmamadali sila eh. Ano? Naku, wala na pala akong hinihintay. Wala na talaga, pare. Kaya ang mabuti pa. Halika na. Sabi na tayong umuwi. Bukas mo na lang kausapin ang susi na yun. Ay, naku. Bakit kaya sila nagmamadaling umalis, pare? Ano kaya nangyari? Ang narinig ko, may sakit yatang inay ni susi, pare. Kaya nagmamadali silang umalis. Halika na. Umuwi na tayo. Baka wala na tayong masakyang pauwi. Sige, pare. Tayo na. Ay, sayang. Pagkakataon ko na sanang magtapat sa kanya. Alam mo, pare, plano ko na rin sanang kausapin si Mara eh. Pero, kinakabahan ako, baka magalit. Ako, bakit naman siya magagalit? Ang mabuti pa, sabay natin silang iyain sa ibang araw. At sabay din tayong magtapat sa kanila. No, sige, pare, pag-usapan natin ang tungkol dyan. Liligawan natin sila. Tig-isa tayo. Ay, inay, bakit niyo ko iniwan ni Tay? Inay! Tama na yan, Susi. Tama na. Talagang ganyan ang buhay. Nauna na sila sa atin. Tama na. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako eh. Hindi kita pababayaan. Mara, wala na akong mga magulang. Paano na ako? Wala na akong pagsasabihan naman problema ko. Inay, Tay. Bakit ninyo ako iniwan?
Mabuti bang mamatay na rin ako? Nakikidamay ako. Salamat, Dennis. Parang hindi ko kayang tanggapin ang pagkawala ng mamagulang ko, Dennis. Napakasakit. Tama na, Susi. Huwag kang mag-alala. Andito kami para damayan ka. Tama na. Ha? Yung mga kap siya kay Dennis. Gusto kong alisin ang kamay niya sa pagkayakap. Dahil nasasaktan ako. Layo ko siya sa lalaking yan. Kaya tama na. Dennis, paano na ako ngayon? Wala na akong mga magulang. Tama na yan, Susi. Tulad ang sinabi ko sa'yo, andito kami na mga kaibigan mo. Ako, hindi ka namin pababayaan. Tama na. Nagyakapan silang dalawa. Hayop ka, Dennis. Mapapatay yung problema, kita, animal ka. Mapapatay kita! Pare Dennis, kanina pa kita napapansin, parang ang layo ng iniisip mo. May problema ka ba? Naaawa talaga ako kay Susie. Naagal na ulit sa mga magulang. Nagkasabay pa. At maraming nagtataka sa biglang pagpano nila. Sabi ng iba, inatake daw sila sa puso. Pare, ano bang nangyari sa'yo? Uy! Pare James, teka, may sinasabi ka ba? Tignan mong mamang to. Kanina pa ako nagsasalita, hindi pala naririnig. Ano pa nangyayari sa'yo? Pare, iniisip ko kasi ang kalagay ngayon ni Susie. Naaawa talaga ako tuloy sa kanya, pare. Nako pare, matatambakan tayo ng trabaho nito. Mamaya na lang natin pag-usapan yan, pag-uwian na. Hindi ko mawaglit sa isipan ko si Susie, pare. Talagang awang-awa ako sa kanya. Pare, nandiyan na ang bus natin. Sige na, trabaho ko na. Pare, sabahan mo kung mamaya. Makikiramay tayo kay Susi. Oo pare, pero magtrabaho ko na. Sige na. Dito na ang bus natin. Sige pare, sige. Magtatrabaho na ako. Parang nahihirapan akong magtrabaho kung wala si Susi. Alam mo, kung hindi na siya magtatrabaho dito, magre-resign na rin ako. Hindi ako makakapayag na mapopormahan ni Dennis si Susie. Akin lang siya. Akin lang si Susie. Aabangan ko ang Dennis na yun sa dadaanan niya. Ihahanda ko ang baril ko. Pagtapat dito, babarilin ko siya. Nandiyan na siya. Parating na ang animal. Malas mo, Dennis. Mamamatay ka sa gabing ito. At para wala na akong kaagaw kay Susie. Ngayon, ito ang para sa'yo. Maghahating gabi na. Wala pang dumating na kasama ko dito sa bahay. Pati si Terrio, umalis. Hindi man lang sinabi kung saan pupunta. Si Mara naman, nagpaalam na makikipaglamay kina Susie. Inday, tulungan mo ako, Inday. Boses ni Terrio yun. Ano kayang nangyari sa kanya? Parang iba ang tinig. Terrio! Anong nangyari sa'yo? Inday, isugod mo ako sa
ospital. Baka maubusan ako ng dugo. Ano? Bakit? Anong nangyari sa'yo? Inday, may mo pa rin sa akin doon sa sangang daan. Aray, isugod mo ako kagad sa ospital. Baka maubusan ako ng dugo. Anak ko, naliligo ka na pala sa sarili mong dugo. Mga kapitbahay, tulungan niyo ako. Isugod natin sa ospital ang asawa ko. Tulong! Susi, nakikiramay ako. Salamat at nandito ka, Mara. Kailang na mga kaibigan ko. Ang inaasahan ko magiging sandigan ko. Sa inyo lang ako kumukuha ng lakas ng loob. Kung wala kayo, ewan ko lang kung ano mangyayari sa buhay ko. Bakit hindi siya yumakap sa akin? Yukapin mo ako, Susi. Yukapin mo ako. May sinasabi ka ba, Mara? Ha? Wala. Wala akong sinasabi. Juan, gusto ko lang ipadama ang paghiramay ko sa nangyari sa mga magulang mo. Nagkasabay pa sila kasi. Oo, Mara. Napakasakit ng nangyari sa buhay ko. Bakit kaya? Wala pa sila Dennis at James. Sabi nila, pupunta sila ngayon dito. Pero mag-aalas 11 na ng gabi, wala pa sila. Wala nang darating na Dennis. May sinasabi ka ba, Mara? Ha? Wala. Wala, Susi. Wala nang ibang nagmamay-ari sa'yo ngayon. Kundi ako lang. Ako Susie, lang. Nandito na kami. Ha? Si Dennis nandito. Paano nangyari yun? Iniwanan kong nakandusay doon sa sangang daan. Paano nakarating dito? At parang walang nangyari sa kanya. Mara, dito ka lang. Sasalubungin ko lang si Dennis. Salamat at dumating ka, Dennis. Ha, diyakap niya si Dennis. At yumakap din si Dennis sa kanya. Ano kayang nangyari? Bakit nakarating pa yan dito? Bakit? Parin James, andito pala si Mara. Lapitan mo na. Deskartin mo na rin. Biglang nawala eh. Nasaan na kaya siya? Oo nga. Andito lang yung kanina eh. Nasaan na siya? Mukhang mailap yata pare. Magtaga ka pare. Para masungkit mo, matabis niyang oo. Teka, ayun pala siya oh. Sa labas. Sige na. Lapitan mo na, kausapin mo. Sige pare, lalapitan ko na. Kailangan mapaibig ko siya. At kung hindi ko siya makukuha sa santong dasalan, kukunin ko siya sa santong dakmaan. Karating din ako sa bahay. Matutulog lang ako saglit. Tapos papasok na ako sa trabaho. Teka, bakit nakabukas ang bahay namin? Nasaan kaya sila itay at inay? Nay! Nay! Nasaan kayo? Nay! Ay! Mabuti naman at dumating ka na, Mara! Nako! Kwane! Nako, wala dyan ang inay at itay mo! Ho, nasaan po sila?
Isinugod sa ospital ng tatay mo dahil may bumaril daw sa kanya doon sa madalim, madilim na daan na dinaanan niya. Ho? Ano? Kung ganun, hindi si Dennis ang nabaril ko, kundi si Itay. Hindi! Hindi! Ang Itay nga kaya ni Mara ang nabaril niya. Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Banal at Diablo, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.